This portion is brought to you by BioCure for the treatment of respiratory and blood-borne diseases. Ang aso nyo ba ay walang ganang kumain? Kung minsan ay nagsusuka at may kasamang dugo ang urine, ilan po yan sa mga posibleng senyales na ang inyong aso ay may tinatawag na leptospirosis? Kaya ang Happy Pets ay narito sa Pet Wellness Animal Clinic para bigyan tayo ng kaalaman tungkol dito. Ngayon pag-uusapan po natin ang sakit na leptospirosis. So ang leptospirosis po, ito yung sakit na nakukuha sa organism na Leptospirosis interrogans. So ito pong sakit na to ay nakukuha ng mga aso o ating mga hayop through penetration po sa kanilang skin. So pag pumasok po sa skin ng ating mga animals, dadaan po yan sa bloodstream po nila. Pag dumaan po sa bloodstream initially, ang magiging reaction po ng ating mga hayop ay tataas po yung kanilang temperature o magkakaroon po ng lagnat. So dahil na-recognize po ng kanilang immune system ang bacteria na Leptospira, yun po yung initial na reaction ng katawan ng ating mga hayop. So ano nga ba ang signs and symptoms o yung mga usually nakikita natin sa sakit na leptospirosis? So unang nakikita natin ay ang fever. So nilalagnat muna yung ating mga aso. Usually dahil reaction nga ng kanilang immune system na labanan ang bacteria na nag-invade sa kanilang katawan. So ang mga karagdagang symptoms na pwedeng makita natin sa ating mga aso ay ang pagsusuka o vomiting. Meron din minsan diarrhea na may kasama pang pagdurugo. Pwede rin magkaroon sila ng stiffness ng gait dahil sa dehydration na nangyayari sa kanila dahil sa kanilang pagkakaroon ng diarrhea. Isa pang sintomas na makikita natin sa ating mga hayop ay ang paninilaw na sanhi ng kanilang pagkakaroon ng anemia. So once po na lumabas po yung mga sintomas na ating nabanggit kanina, maganda po ay dalhin natin po ng madalian ang ating hayop para ma-check ng ating mga veterinaryo kung ang ating hayop may sakit na leptospirosis. Maaari pong i-recommend ng ating vet na i-assess i-test ang dugo ng inyong hayop para po malaman kung ano ang degree ng infection na pumasok sa ating hayop. So usually ititest po ang dugo para ma-assess ang kanyang liver, kidney, at iba pang organ para malaman po kung anong medikasyon ang pwedeng ibigay sa ating hayop. Dahil meron na pong mga test kit na ginagamit para malaman po ng agaran kung ano po ang tumama sa ating hayop, kung leptospirosis nga po ito. So ano po ang usually ginagawa pag ang ating hayop ay nagkakaroon ng sakit na leptospirosis? So kapag acute o bigla ang pagkaroon ng leptospirosis na tumama sa ating hayop, usually ang ginagawa ay nagkakaroon po tayo ng binibigyan po ng fluid therapy o dinedextrose po natin ang ating mga alagang hayop para ma-reverse po natin yung dehydration na nangyayari sa kanila. So other than that, pwede rin magbigay ng antibiotic. So usually nire-recommend po namin ang BioCure bilang panlaban po sa leptospirosis. So ang BioCure mo may content po siyang doxycycline. So very potent po ang doxycycline para labanan po ang leptospirosis. So ang pinakamainam po sa lahat, ang bago natin hawakan na ating mga ang ihi o ang ating mga hayop ay magkaroon po tayo ng protective gear o gloves. Para malaman natin na safe siya sa leptospirosis, maganda rin pong ipatest na rin po natin sila kahit hindi po nakikitaan ng simptomas. Hindi po biro ang sakit na leptospirosis dahil ito po ay nakakaawa sa ating mga tao. Para sa karampatang pag-iwas at dapat gawin, mahalaga pong kumonsulta po tayo sa ating mga veterinaryo para malaman po natin ang mga dapat nating gawin para maiwasan ang mga sakit na pwedeng makapekto. Hindi lang po ang sakit na leptospirosis at tulad din po ng ibang mga sakit na pwedeng makapekto sa ating mga alagang hayop. This portion was brought to you by BioCure for the treatment of respiratory and blood-borne diseases.